Hindi ka nahiya sa sarili mo? Pinag-abroad kita para sa pamilya natin. Anong ginawa mo? Nakipag-live-in ka sa Indiano na si King Baba. May dalawa pa tayong anak. Kasal tayo sa simbahan. Di mo iniisip mga anak mo? Sir Rafi Tulfo, sana po matulungan niyo po ako. Makausap po natin si Sir Mark Lee Mangulad. Siya po yung mister nung Pinay na sumasayaw at ang kasayaw niya ay isang foreigner sa Lebanon. Sir Mark Lee, magandang umaga. Magandang ka din po, sir. Okay. Sir, saan niyo po nakuha itong video? Paano po napunta sa inyo ito? Napasa kamay niyo? Ganito po yan. So siya po ang nag-post ko sa kanyang Facebook account saka sa... Pinost niya po sa kanyang Facebook account niya po, sir. Okay. Opo, sir. Tapos nakita niyo na lang. Saka sinabi niya po sa mga FW Lebanon. Sinabi niya po, sir, sa OFW Lebanon na sabi niya, hindi, wala po siyang asawa, sir. Pinapalabas niyang dalaga siya. Okay. Opo, sir. So samantalang dito, kasal po kami sa simbahan. Good. At saka may dalawa po kaming anak, sir. Siya ho ba'y kinumprantan niyo na tungkol sa videong ito? Nag-usap na ho ba kayo, sir? Pati doon sa mother ko po, sir, inamin niya po na may kasalanan po siya, sir, na nagawa. Oh, so umamin na po siya. Okay. So ano pang sinabi niya nung matapos niya aminin na meron siyang ginawang kasalanan sa inyo? Bali, tatlong beses niya na po akong niloko, sir. Tatlo? With the same guy? Ito pa rin yung lalaki yung paulit-ulit or paiba-ibang lalaki? Paiba-ibang lalaki po, sir. Pangatlong lalaki niya na po yan, sir. Ano po yung una? Sino po yung una? Unang lalaki? Anong lahi? Yung unang lalaki po is asawa po ng sanya is kinabit niya po, sir, saka pinapadala niya ng pera. Ah, yung una, Pilipino, pinapadala niya ng pera na may asawa? Opo, kapitbahay lang po nila, sir, sa may Solana, Cagayan. Okay, kapitbahay sa Cagayan. Yung pangalawang lalaki, taga saan naman? Pakistani po, sir. Pakistani. Tapos nagvi-video call sila. Nagvi-video call po sila through video sex po, sir. Sex video? Oh, shoot. Sa akin nung Pakistani. Yung Pakistani, pinapadalan ka ng sex video nila. Parang ng asar pa. Opo, sir. And then itong pangatlo, opo, sir. Lebanese. Pinapadalan po ako yung last po is yung Indiano. Ah, Indiano. Okay. Alright. Now, 3 times na siya nagkasala at sinabi niyo po yan sa kanya, ano po naging reaksyon niya? Nung pangalawa po, sir, pinatawad siya para upang magbago. Tapos, kung lumapit po ako sa inyo, nung pangalawang beses niyang ako niloko, tapos sabi niya po, nagmakaawa po siya sa akin na magbabago na siya at di niya na po uulitin. Kaso po, ang ginawa niya, inulit niya po ulit, kaya pinagpatuloy ko po yung ipapalapit ko po sa inyo, Sir Rafi, yung mga problema ko. Okay. Sir, maka ilang beses na namin ito na pag-usapan ni Atty. Garrett, since sa ibang bansa nangyari itong bagay-bagay na napaparod natin ngayon, the second and the third time na meron siya nagawang kalokohan, hindi po saklaw ng batas natin. Wala tayong pwedeng maipato na parusa or siya ay makasuhan. However, pwede natin ito ilapit sa mga kinaukulan natin dito para tulungan tayong makipag-coordinate sa bansa na kanyang kinaroonan, Lebanon, which is a Muslim country. Hindi ko konsinti niya na siya po'y mapadeport. Ano pa mong gusto niyo mangyari, sir? Opo, sir. Deportation po, sir. Deportation, saka po matanggal yung ano namin sa kasulatan namin sa kasal, saka mapulong po siya, sir, saka sa akin yung custody po ng dalawang bata, sir. Ah, so gusto niyo po mapawalang visa ang kasal ninyo, annulment? Opo, sir. Okay. Isang mga ebidensya ipapakita niyo po, sir, talagang lalong lalakas po yung kaso ninyo nang sa gayon mapapabilis yung annulment process. Okay? Pwede po natin gamitin yung mga video yon. Ano naman po ang sabi po ng nanay niya? Bale, ganito po yan, sir. Nung last week po pumunta ako sa bahay nila, tumatawa lang po yung kanyang magulang, sir. Tinatawa na ka lang? Wala lang po sa kanila yun. Okay. Ito ngayon po, sir, ang mahalagang tanong. Siya ho ba hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng suporta para sa dalawang anak nyo? Wala na po, sir. Bali, hira po siyang hindi nagpapadala po sa amin, sir. Gaano na katagal hindi po siya nagpapadala? Pag-1 year na po, sir. Ah, di kung ganun pala, dapat talaga mapauwi na siya. Ibig sabihin, wala na siyang pakinabang, wala nang probitsyo. Eh, bakit pa siya pumunta ng ibang bansa kung wala pala siyang may ambag na tulong sa pamilya mo? Pinaalis na po siya ng dati niyang amo, sir, kasi nahuhulihan po silang nagmamanyakan daw po ng asawa po ng amo niya, sir. What is yung amo niya po na babae is attorney din po, sir, sa Lebanon. Okay, sandali lang ha. Makakausap natin si Attorney Hans Kakdak ng OWA. Attorney Hans, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin po. Sir, ito pong si Sir Mark Lee, 3 times na pala, 3-timer na itong kanyang misis na paulit-ulit niloloko siya at hindi nagpapadala ng pera for 1 year na
at nasa Lebanon po ito at ito, may mga video pa na nagkipag-relasyon sa mga ibang lahi. Ang gusto po ni Sir Markley ay mapadeport. Makakatulong ho bang OWA? Sige, sir, gagawin natin dyan, Sir Rafi, ay patatawag natin si, ano ho pangalan ng OFW? Donica Bakiran po, sir. Opo, at patatawag po natin siya at una ay susubukan po nating magkaroon ng kaayusan o areglo sa usapin ng mag-asawa sa aspeto na ito. Opo. At kung hindi na ho natin maayos ay sasabihin na rin natin mismo sa kanya na umuwi na siya para simulan muli ang kanyang buhay dito sa Pilipinas ng maayos. Ay, salamat. Sige po, maganda nga po yun. Opo. Muna pag-usapan kung ano yung magandang gawin sa kanilang pamilya. And then since hindi naman talaga siya nagpapadala ng pera, then bagay umuwi na lang. Sige po sir, ganun na lamang po sir. So ihuka po namin siya sa inyo. Ngayon pa lamang kami po ay nagpapasalamat, Attorney Hans Kakdak ng OWA. Mabuhay po kayo sir. God bless po. Yes, ako rin po yung nagpapasalamat sa inyo, Sir Rafi. Patuloy lang po tayo sa pagseservisyo. Thank you po. Okay. Pwede mo natin makita yung video. Ano ba yung video na naglalakad? Yeah, ayan. Ano yan? Ah, namimili, nag-grocery. Okay. Yun, nag-grocery. Okay. At andyan, magkatabi sila. Ah, meron nagbibidyo sa taas. Okay. Kaibigan daw yata. Kumaway pa. Ayun. Very proud. I'm a proud kabit. I mean, sorry. Oh. I'm a proud other woman. Ayun, naglalakad pa. Ito naman, gabi na naman. Nako po. Okay. Nanay Dalim, magandang umaga, Nay. Sino to? Si Rafi Tulfo po, Nay, sa TV5. Ay, sige. Bakit po? Apo. Bakit to nagkikipagrelasyon yung inyong anak sa isang foreigner doon sa Lebanon, gayon may asawa siya rito at hindi na nagpapadala ng suporta sa loob ng isang taon? Sige, sige lang po, narinig ko yun. Okay. Okay. Na high blood ako. Apa. Nakaupo lang ako kanina, may narinig ko lang tumatawag. O yun, sinagot ko. Apo, Nay. Nay, kinukonsinti nyo na po na yung maling gawain ng inyong pong anak? Tama ba, Nay? Mali. Ewan ko po. Hindi ko naman na alam. Hindi ko naman nakikita yung ginagawa ng sir. Hindi niyo pa anak alam ng ginagawa ng anak niyo? Hindi ko pa nakikita, ma'am. Hindi ko naman na nakikita yung mga Facebook, ma'am. Sir, Ma'am, may television kayo, Nay? Nay, may TV kayo? Wala pa. Kandila kami lang yung ano namin. Okay, meron kayong Facebook o YouTube? Wala po. Wala rin. Walang cellphone, tapos walang TV. Ng cellphone ko, sir. Hindi ko naman marunong magamit ang bago ng cellphone ng ano. Nga. Yung kutso na malalaki, sir. Okay, sige. Ma'am, ganito na lamang po. Ayun, sir. Gusto lang po namin iparating sa inyo na yung anak po ninyo ipapadeport po namin dahil ito po ang request ni Markley. Madideport na po siya. Pinakamataas na po siguro mga 2 linggo. Andito na po sa Pilipinas. Parig ba kayo na madideport yung anak nyo? Ano pong reaksyon nyo? Paano ko naman masasagot? Hindi ko naman ang alam ng ginagawa na, sir. Hindi nga, Nay. Ito, alam nyo na yung ginagawa niya at siya pa yung mapapadeport namin. Pakisabi na rin sa kanya, ano po maging reaksyon nyo at reaksyon niya? Paano ko naman ang action doon? Hindi ko naman ang alam ng ginagawa niya. Hindi ko naman nakikita naman ginagawa niya. Hindi nga, Nay. Madideport na nga po. Pakisabi po sa kanya, Nay, ha, na siya po ipapadeport namin. Okay, Nay? Kausap ko lang po kanina yung OWA. Tutulong po yung OWA na para siya mapabalik ng Pilipinas. Okay, Nay? Yun lang po. Pakiparating na sa kanya. Kasi po, pag na-deport siya, putol na po yung suporta sa inyo. Wala na kayong suporta. Di ba, Nay? Sayang din yung pera ipinapadala po sa inyo. Di po ba, Nay? Tama ba ako? Tama. Hindi ko alam po. Hindi ko alam yung sinasabi mo eh. Basta wala akong alam dun eh. Wala. Sige po. Alam ko po, Nay. Nay, pasensya na po at naabala namin kayo. Nay, maraming salamat po sa time na binigay nyo sa amin, ha, Nanay Dalig. Mabuhay kayo. Apa, stay safe. God bless po, Nay. God bless po. Sir Markley, ganun na lamang po. Huwag mo ibabang telepono. Tutulong po kami na para makakuha ka ng hustisya. Sinisiguro ko po sa inyo, 100%, malamang, madideport po siya. Okay? Trust me. Okay, sir? Sige. MJ, anong sabi ng netizens? Kawawa si Donica sa netizens, Idol Rafi. Talagang intense sila ngayon. Si Katrina Palad, OMG, ate, konting hiya naman. God. Pero very good siya kasi hindi siya nagmumura. Emoji lang gamit niya. Sabi niya, sobra ng pagpapahiya niyong mga OFW kayong mahilig umapid. Parusahan niyo, Idol, para dito lara ng iba. Kawawa ang pamilya ditong naiwan. Eto pa, Idol Rafi, sabi ni Angelic Limales, ang sakit, bakit dinitolerate nga nila yung ganitong gawain ng Pilipina na nakikiapid at pumapatol sa banyaga? Kawawa yung pamilyang niloko at iapektado ang mga anak.
Eto, ano ba mga OFW na to? Sana tibayan natin ang loob natin. Huwag tayo matukso. Si Mami Weng Vlog OFW din po, ano? Sabi niya kasi umalis tayo ng bansa para sa pamilya, para guminhawa, hindi para lalong masira. Oh. Napakaganda na sinabi niya, Idol. So, eto yung sinasabi ng mga keyboard warrior natin. And just to close this, sabi ni Mapa Ryan, kaya ang daming OFW na nagiging pasaway. Kasi nga, ayon sa batas, di pwedeng kasuhan kasi sa labas ang inireklamo. Sana makita raw nila, no, kung paano maayos yung butas na ito. So yan ang ano, sabi ng ating mga netizen. Balik sa inyo, Idol Raffy. Salamat, MJ Marfori. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Raffy, meron na po itong 7.2 million subscribers. And kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Raffy Tufo in Action YouTube channel, make sure po, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffy Tufo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.